pinaniniwalaan ng karamihan na ang bangkang ito ay ang sinakyan mismo ng ating Panginoong Hesus. Merong kasing dalawang mangingisda ang nakakita sa lumang bangkang ito. At yung pinasuri nila ito sa mga dalubhasa, dumaan pa ito sa 14 na carbon dating test na pag-alaman na ang bangkang ito ay nagkakaedad na na mahigit 2,000 taon na, kung saan yung mga panahon iyon nandito pa ang ating Panginoong Hesus. Ngayon mga kamunti, meron naman kaming ibabahagi sa inyo na kakaibang topic ngayon. Hindi ito isang kwento ng tulad ng mga personalidad. Ito ay hindi lang kayong may malalaman, kundi marami kayong matututunan. Mas maganda, simulan na natin. Noong taong 1986, ang dagat ng Galilea ay nakaranas ng matinding tagtuyot na halos ang tubig nito ay tuluyan ng mawala. Bunga nito, nagkaroon ng oportunidad ang mga tao na malapit sa nasabing dagat upang malibot ang natuyong bahagi nito. Noon ay mayroon ding dalawang mangingisda na mula pa sa kanlurang dalampasigan ng Israel ang dumayo sa nasabing dako. Sila ay ang magkapatid na Mosh at Yuval Lufan. Sa kanilang paglilibot doon malapit sa dalampasigan ng dagat ng Galilea, ay nakita nila ang isang bagay na di nila sukat akalain na makakatawag pansin sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Natagpuan nila ang isang bagay na hugis oval, na sa unang kita nila ay inisip agad nila na ito ay isang bangka na nagmula pa sa sinaunang panahon. Kaya naman nagkaroon noon ng isang ekspedisyon ang mga arkeologo upang tignan at suriin kung ano ba talaga ang nakita ng magkapatid. Marahan at maingat na inangat ang bagay na iyon mula sa paghuhukay, at nang matagumpay itong makuha, malinaw na tumambad sa kanila ang isangang sinaunang bangka na ang disenyo ay nakalayon upang magamit sa pangingisda. Kasama rin sa mga nakuha sa nasabing dako ay ang sinaunang paso na ginagamit sa pangluto, isang lampara at ilang mga barya na nang ito ay suriin ay napag-alaman na mula pa sa unang siglo. Di nagtagal, ang bangka na kanilang natagpuan ay sumailalim na din sa 14 na carbon dating test, at tiyak na tiyak na ito ay bangkang mula pa rin sa unang siglo at nagkakaedad na ng mahigit 2,000 taon kung kailan ang Panginoong Hesukristo ay namumuhay pa dito sa lupa. Nang ang balitang ito ay naisa publiko na nakakita nga ng isang bangka sa dagat ng Galilea na mula pa sa panahon ni Kristo, agad na lumaganap ito sa kaalaman ng mga mananampalatayang Kristiyano. Marami ang naniniwala na ito ay ang bangka na mismong ginamit ng mga tagasunod at ni Kristo na nauugnay sa isang tagpo ng Biblia. Malamang halos lahat sa atin ay alam ang kwento ng tinaguriang Calming the Storm. Ito ay tagpo na naisulat sa mga aklat ng Mateo, Lucas at Marcos sa Biblia. Batay sa kwento, isang gabi ay sumakay si Kristo sa isang bangka kasama ng kanyang mga tagasunod at sinabi niya na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sa mga sumunod na pangyayari, si Kristo ay natutulog noon sa hulihan ng bangka. Maya-maya'y lumakas ang hangin, bumangon ang malakas na bagyo, hinampas ng malalaking alo ng bangka at halos mapuno na ito ng tubig. At kung babasahin pa nga natin sa ibang sali ng Biblia, ay sinasabi na halos lumubog na ang bangka dahil sa tindi ng mga pangyayari. Buhat noon ay ginising ng mga tagasunod ang Panginoong Hesukristo at sinabi nila sa kanya na, "Guro, malulunod na tayo. Bali wala lang ba ito sa inyo?" At pagdakay sinabi ni Kristo na, "Tigil, tumigil kayo," na kung saan tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Matapos nito ay ligtas na nakatawid sa kabilang ibayo ang bangkang lulan si Kristo at ang mga tagasunod. Naiwan ang bangka malapit sa dalampasigan sa kabilang bahagi ng dagat ng Galilea. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng Yigal Alon Museum sa Kibbutz Genosar sa Sea of Galilee ang bangkang natagpuan ng magkapatid na Lufan. Nasa ilalim ito ng matinding proteksyon upang mapanatili ito sa matagal na panahon at makita pa ng mga susunod na henerasyon. Samantalang, patuloy naman ang pagdagsa ng mga turista sa nasabing museo upang makitang personal ang bangka na iyon, sapagkat marami pa rin sa panahon natin ngayon ang nananalig na iyon nga ay bangka mismo na ginamit ni Kristo kasama ng kanyang mga tagasunod. Tanong ko sa inyo,
Naniniwala ba kayo na ito yung bangkang ginamit ng ating Panginoong Hesus? Yung kasama niya ang kanyang mga tagasunod? Hashtag yes o hashtag no? Kung ako ang tatanungin sa aking opinion, wala na ba mawawala kung maniniwala kayo na kung ito yun o hindi? Ang importante, nahayag sa pamamagitan nito ang ebidensya na to, na totoo ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat po sa inyo. Paalam.